na ako. Baga ang ituturo ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko. Mga basic. Take 2. Hello guys! So, this is Nikoy. So, today ang gagawin natin ay ipapakita natin ang tutorial kung paano magpalipad ng Mavic Mini. No? So, hindi ibig sabihin tutorial is magaling na ako magpalipad dahil gaya ng una kong video, sabi ko sa inyo, beginner lang ako. So, ang ituturo ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko, basic take-off, tsaka kung ano lang yung makakaya ko ituro. No? Tapos, ipapakita ko din sa video na to kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Mga ayusin sa settings ng apps, sa controller bago mag-fly. No? So, tara! Okay, so sisimula tayo. Syempre, kailangan muna natin i-on yung pinaka-drone. So, one click, then second, hold. No? So, wala pa tayong helipad. So, ito lang muna ang box ni drone. So, dito ko lang muna ilalagay. Okay? So, syempre, sunod natin no, yung controller. I-on natin. Patulad lang sa drone. One click, then second, hold. So, tutunog naman siya pag naka-on. So, punta tayo sa cellphone, sa app, so DJI Fly, on natin. Ayan, so dito sa lower right, click natin yung GoFly. Okay. So, try natin, ay hindi, skip muna natin to, beginner flight tutorial. So, ayan na, yung view ng drone natin. So bago tayo magpalipad, lagi natin tatandaan, bago tayo magsimula magpalipad, titingnan natin yung mga settings. So syempre, itong nasa screen natin, itong sa lower left, yung map. Ayan. No? So yan yung map natin. So dapat i-update nyo muna yung home point. So yan, click nyo lang yung sa right, then home point, para mamaya pag nag-landing na tayo, dito rin mag-automatic landing si drone, no? So okay na siya. So balik tayo dito. Then another setting, itong triple dots sa upper right, click natin. Okay. So etong max altitude, kailangan i-set natin. So ako, sinet ko na siya maximum ng drone o ng mismong unit is 500 meters pataas, no? Etong maximum distance, nakalagay dito is 4,000. So katumba siya ng 4 kilometer. So siguro, imamax ko na lang din. Then, auto RTH altitude, ibig sabihin yan, automatic return to home. Yan yung in case na ano, ayaw mo mag-manual, gusto mong bumalik na sa home point mo yung drone, kiklik mo lang, mamaya ipapakita ko. So ibig sabihin, naka-standard sa akin is 100 meter. Ibig sabihin, example, nandito yung drone, bago siya tumapat sa mismong home point niya, babalik siya paangat na nasa level o altitude na 100 meter. Then unti-unti siyang magla-landing na ganun. Kaya 100 meter nasa sa inyo. Kung sa tingin nyo wala namang mga building o matataas na puno sa lugar nyo, pwede nyong babaan yan kahit mga 50, no? So ako kasi 100 for safety purposes, para kung bumalik man siya, wala siyang mababangga, kasi clear yung dadaanan niya 100 meter sa taas. Okay? So ito yung update home point katulad ganina. Then ika-calibrate natin yung compass. So dito naka-normal naman siya sa akin, pero ipapakita natin kung paano i-calibrate yung compass, no? So click natin 'to. So ayan, compass calibration. Start natin. Okay, so sabi dito,
Rotate aircraft 360 horizontal. So, yan, pa-horizontal. So, lalabas naman sa screen yan. Ayun, okay na. Then, ititingala natin kung saan yung camera sa taas. Ganun din, counterclockwise. So, mag-okay naman siya sa app. Mag-okay na yung calibration natin ng compass. Okay. Ayun, okay na. Successful na. So, next natin, advanced safety settings. Okay. So, dito kasi, pagka ang safety settings dito, signal loss, pag nawala ng signal yung remote, tsaka yung drone, ang nakaano dito is return to home. Yan yung pinaka-emergency ko na halimbawa nawala ng signal, mag-automatic return to home. Yun yung sinasabi ko kanina. No? Pag pinili mo hover, wala. Kung saan siya naabutan, maputulan ng signal, doon lang siya, which is hindi ko siya nire-recommend. No? Then, eto yung mga propeller stop emergency niya. So, nakikita nyo naman, ganun lang, pababa. O kaya, eto pa magkabila, pa sa lungat. No? Okay. Tapos, ano pa ba mahalaga bago magpalipad? Check natin yung control. No? So, dito sa aircraft, yung flight mode, syempre, standard na yung position. Mamaya papakita ko yung tatlo na yun kung ano pagkakaiba. Then units, mamimili ka kung metric ba, halimbawa 1 meter, 2 meter, o kaya kilometer, o kaya imperial. Yung imperial, feet. Feet ang gamit niya. Then, makikita siya dito. Sa lower left, yan. Ang measurement unit niya is feet or foot, no? So, yung edge, height, yan yung altitude, pataas. Yung distance, yung layo sa'yo. O ilalayo ng drone mula sa controller, no? So, okay, balik tayo dito. So, standard din, follow mode lang. So, sabi ko nga sa inyo, beginner ako, hindi ko alam yung pinaka ano na FPV. So, i-comment ko na lang kung ano ibig sabihin. Then, advanced gimbal setting, no? Okay, pag sinabing advanced gimbal settings, yung pitch speed, yan, nakalagay sa akin is 25, no? Yan yung galaw ng gimbal, pataas o pababa, yung control. So, tingnan nyo sa monitor, 25. So, eto yon, no? Yan, pataas yan. Yan, no, makikita nyo yung bilis ng pagtaas niya. Yan, no, dahan-dahan lang siya. No, dahan-dahan lang siya. So, kung gusto mo medyo mabilis, which is hindi ko rin recommended, lalo na kung kukuha ka ng mga screen, magagawin ko siyang 100 o maximum niya, sobrang bilis. So, yan, no? So, kung kukuha ka ng video, medyo hindi maganda siya, mahirapan ka mag-cut or mag-edit. Sobrang bilis. So, suggestion ko lang is 25. Yan, no? Okay? So, yon yung pitch smoothness, yun na lang din yung paggalaw ng pinaka-camera. So, kita nyo naman, mababa lang para hindi siya masyadong mabilis. Hindi siya makalog, hindi siya ma-shake. No? Okay. So, next is camera. So, size. Kayo nang bahala. Alam nyo na ibig sabihin yan. Pinili ko 16.9. Then, syempre, memory card. Then, doon tayo sa advanced shooting. Yung advanced shooting ay... Okay. Yung histogram, pag kinilik mo siya, yan. So, meron siya ditong parang graph, no? Pwede mo siyang i-move. Hindi ko totally alam ang meaning niya, so paki-search na lang kasi hindi ko siya ginagamit. Pang ano lang siya, talagang hindi na advanced drone user na. So hindi ko siya gagamitin. Alisin ko na siya dito. Don't overexposure warning. No? Siguro on natin 'yan kasi 'yan yung pagka yung camera ng drone is masyadong naka-expose sa araw, magwa-warning siya, no? Tapos ito grid line, syempre yung mga nagte-take ng camera. So, ang gamit ko, yan crosshair, no? Yung iba kasi ginagamit tong second tsaka itong first, no? So masyadong marami. Para sa akin hindi siya convenient. So pinili ko lang is itong crosshair lang. Okay? Tapos yan auto lang, white balance. Yan. Okay, so yan, gayahin niyo na lang yung settings. So siguro
i-ano ko lang to yung max automatic deleted sa 4. Then transmission. Okay. So, yun, naka-automatic naman na siya, 2.4 GHz. Then channel mode, manual syempre. Then ito, may graph dito. Pagka kasi yung green, ibig sabihin, stable. So, pagka lumabas yung red sa graph, ibig sabihin unstable, it's either malakas yung hangin sa taas or medyo kailangan mo nang mag-landing kasi baka, syempre, mag-crash, iwas, pwede mong tignan yan. Okay, so dito tayo sa about. So, lagi nyo tatandaan, bago kayo magpalipat, i-check nyo for updates ng aircraft firmware. No? Pati yung FlySafe database. Syempre, hindi nyo naman alam kung baka outdated kayo, baka pagpapalipad nyo is dahil hindi siya updated, hindi siya maging stable. So, mas maganda, bago kayo magpalipad, lagi nyo check for updates, no? So, ready to fly na tayo. So, mag-take off na tayo. So, ang pipiliin ko sa pag-take off ng drone is manual, no? Pag manual, ang gagawin is itong left na joystick, then itong right, magka-opposite lang siya, pababa, no? So, ganyan siya. So, umiikot na siya. Kung gusto mo nang medyo iangat na siya, so left side na joystick, unti-unti, aangat na siya. So, ganyan siya, no? So, yan siya, no? Okay? Okay, kung ayaw mo naman mag-manual or gusto mo, syempre, katulad ko is beginner, syempre, hindi naman natin kaya mag-manual agad. So, syempre, may easy way, no? Punta ka dun sa monitor ng app. Punta ka, tingnan mo yung left side part ng screen. So, yun, click mo. And so, ito yung automatic take-off natin. So, click mo lang syang ganyan. Then, bitawan mo, release. Mag-automatic na siya mag-take off. So, ganun lang siya kasimple, no? Pag ayaw mo mag-manual. So, testing naman natin yung tatlong mode ng DJI Mavic, no? So, dito sa upper left, sa taas, ito, yan. Yan, sports mode, cinematic mode, or cinematic, tapos P mode, position mode. So, una natin tatry yung position mode, no? So, tignan natin kung anong pagkakaiba ng iba, tsaka yung kung gaano kabilis. Kung anong pinagkaiba ng bilis, no? So, position mode muna tayo. Okay. Okay. Around 7.5, no? 7.5 meter per second. Okay. So, try naman natin yung sports mode. So, alam ko, ito yung pinakamabilis niya. Okay, try natin. So, sports mode. Okay. Isa pa, hindi ko nakita. Ulitin natin kung gaano kabilis yung sports mode. Taas ko ng konti, baka ano lang ano. Okay, try natin. So, 10, 11, 12. Siguro mahangin dito, so record natin is 13 meter per second. Okay, try naman natin yung okay, yan, cinematic mode or yung cinematic, no? Ito yung mga kadalasang ginagamit sa mga, limbawa, gagawa ko ng short film or mga pang entry.
yung smooth lang, dahan-dahan lang, syempre parang hindi pixelated yung kuha. Then parang scenic or yung scenery niya maganda. Okay? So sobrang bagal lang nito kasi nga kailangan dahan-dahan lang para yung kuha ng camera hindi siya parang laggy, no? So dito sa cellphone ko medyo malabo siya pero yung kuha ng camera niya okay siya. So 2.7K. Okay, try natin. Ganyan lang siya. So I think maximum ito less than 4. So pagka kumukuha ka ng cinematic mode, yun o, 4 meter per second, dahan-dahan lang pag galaw ng gimbal, you know? Kasi pag tinodo mo, biglang baba siya. Kahit anong settings mo, pangat magiging kuha mo. So yun, dahan-dahan lang din. So yun lang. Ganun lang siya kasimple. So yun yung tatlo nating mode. So yun, no, nakita nyo naman, no, very basic lang magpalipad ng drone. So kung medyo nahihirapan ka pa, practice lang ng konti kahit sa loob ng bahay, basta ilalagay nyo lang muna kung sa loob kayo ng bahay magpapalipad, for safety feature, then para hindi ka makatama or hindi masira yung drone mo, ilagay mo yung guard nya, yung pinakita ko dun sa first video, no? So yun, doon tayo nagtatapos. Pagka may question, may tanong, may suggestion, may mali ako, pwede mo i-comment sa baba, no? Then, para sa iba kong video, pwede nyo i-check yung aking channel. Tingnan nyo dun yung aking first flight, sabi ko nga. Then yung 4-shot, yung special features na 4 quick shot ng Mavic, papakita dun yung 4 na simpleng-simple lang, lalo na beginner ka, hindi ka mahihirapang mag-control kasi automatic na siya. Iseset mo lang siya sa height na gusto. So, yun lang. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat. Ako si Nikoy. Till next time.